What's up mga katetans? So dito na naman tayo ngayon sa vlog natin mga katetans dito sa Batang Quiapo. Pamagat natin ay sugat. Ayun na nga, itong mag-asawa na to, nag-usap sila pagdating ng bahay kasi regarding kay Tanggol, kasi nag-alala kasi hindi pa umuwi si Tanggol. Itong lola ni Tanggol, inaantay si Tanggol kasi gabi-gabi na, hindi pa umuwi. At the same time, yung lola ni Tanggol, nag-alala sa kay Tanggol kung anong nangyari kasi bakit pa daw hindi umuwi sa gayong oras. Kaya ito ang ginawa is nagtanong-tanong siya sa kapitbahay kung nakita na ba niya si Tanggol. Pero ito naman yung kasama niya, gusto nang matulog dahil antok na. Lalo na itong mama ni Tanggol dahil hindi pa nga umuwi kaya nag-alala nito habang tulog sila. Itong lola ni Tanggol, nag-antay pa rin sa hagdanan. Inaalala yung pagkabata ni Tanggol na kung saan siya, yung nanay lagi ang nagpoprotekta nito kung ito ipapagalitan ng stepfather niya, yung tatay niya, ito si Rigor. Kaya awang-awa lagi yung nanay ni Tanggol kasi sa pangyari na laging inaabuso lang ni Rigor kung may masaktan ito. Nanay ni Tanggol nag-aantay sa hagdanan na kung saan humihingi ito ng gabay kay Bong Nazareno na okay naman si Tanggol kasi hindi pa nga umuwi at lagi pinagdarasal ito. Samantala dito naman, nakagising na si Tanggol sa sugat dahil pinapagaling ito ni Abdul. So ayun, nagtaka sila kung bakit pa si Tanggol is uuwi. Pero ang sabi ni Tanggol is kailangan niyang umuwi dahil yung mga pamilya niya is nag-alala para sa kanya kahit may iniinda itong sakit pa sa tagiliran. Kaya ito naman si Tanggol, nagpapasalamat sa mga grupo ng community Muslim sa pagtulong nito. Kaya sinabihan ito ni Abdul na, Tanggol, kailangan mo nang magbago dahil ito na yung pinakahudyat ni Alan na kung saan kailangan mo nang magbago, Tanggol. Kaya ito ang ginawa ni is nag-umuwi pa rin si Tanggol kasama yung grupo. Tayo sa grupo ni Supremo, alalang-alala at saka the same time nag-abala ito sa pagsalakay sa grupo ni Augusto dahil ito nga si Augusto, ito nga yung naglaglag kay Supremo kaya nakulong ito ng 20 years. Habang dito nakatulog yung nanay ni Tanggol dito sa mesa, dumating na si Tanggol at the same time, kung bakit anong nangyari sa iyo? So ito sinabi ni Tanggol na napa-trouble siya dahil tumulong siya nang may nag-hold up sa bus kaya natamaan ito ng baril. Kaya ito sinabi na hinahanap siya lagi nung mag-ina niya at pati si Rigor. Sila umalis, ang ginawa muna ng grupo ni Supremo, nag-inawan muna sila dahil nga pa-welcome nga ito dahil dumating na si Supremo sa tagal na panahon dahil si Supremo yung leader ng Quiapo na tirador. So ang ginawa nila is nag-happy-happy muna kasi ang saya-saya nila dahil dumating si Supremo. Habang kinumagahan, itong dalawa ito nagkakape. Ngayon, sinabi ni nanay ni Tanggol na may nangyari kay Tanggol, tumulong lang siya nung may nag-hold up sa bus sa Quiapo. Kaya ito, nabaril at nakakaroon ng tama sa tagiliran. Pero sinabi nito ng nanay ni Tanggol na huwag mong sabihin kahit kanino. Nag-usap yung mag-ama na kung saan dito, sinabi nung ama na hindi ka ba masaya na nakalaya ka na? Hindi ka ba nakalain na nandito ka na sa labas? So ito, ang ginawa naman ni Ramon, mayroon siyang pinagtapat. Magahan din, gising na yung mag-ama. At the same time, hinahanap lagi si Tanggol. Kaya ito naman si mama ni Tanggol, pumunta at hinahanap si Tanggol. Kaya sabi, nandiyan na sa kwarto at natutulog. At yun, hindi pa sinabi na may tama sa bala sa pangyari. Kaya ito ang ginawa, tinignan niya sa kwarto at nandun tulog na tulog si Tanggol na habang nakaano yung sugat niya. So ito, ang pinagtapat ni Ramon ay may anak siya sa Quiapo nung 20 years or sa higit na panahon. Dito, ang ginawa naman is, yun na nga, is nagagalit nga si Rigor kasi hindi alam ni Rigor na dumating pa si Tanggol sa bahay nila. Kaya sinabi ng mama ni Tanggol na nandyan na si Tanggol na sa kwarto, natutulog. Kaya yun, pinuntahan nito ni Rigor. Kaya ito naman si Olga, nagharap yung mag-ama. At the same time, sinabi ni yung ama na bakit di mo sinabi noon na may anak pala si Ramon sa Quiapo? Kaya pwede natin ipahanap kahit ilang taon pa. Kaya itong papa ni Ramon nagdududa na kay Olga sa mga ginagawa nito. Habang dito naman nakalabas sa kwarto si Rigor, tinignan si Cardo at ito itulog na tulog. So ngayon, ang ginawa naman dito, tingnan yung mga anak niya at tulog na tulog talaga siya.
Kaya itong mag-ina na to, yung mama at saka yung lola, laging nag-alala. Ngayon may naalala si Rigor na kung saan mayroong hulapan sa Quiapo. Kaya ito laging pinag-ano talaga si Tanggol kaagad. Kaya ang nangyari is sinipa ni Rigor yung sugat ni Tanggol. Kaya ito nagising si Tanggol sa pangyari sa pagsipa kasi ang sakit ng sugat galing dun sa bala. Kaya itong mag-ina na to is nagkaalala na kay Tanggol. Kaya ang nangyari itong mga kapatid, inawat si Rigor. Kaya sakit na sakit ang ginawa ni Rigor dahil tinapakan yung sugat nito dahil hindi pa gumaling. So ayan, ang nangyari is nagkagulo na naman ang bahay. So pati yung mga kapitbahay nito, rinig na rinig yung sigawan ng mga pamilya ni Larigor at saka ni Tanggol. Ayun, inaawat nito ng mga anak. Ayun, andyan pati si Mukang, ayan, nakakita pa sa pangyari nito. So ayan ang ano mangyari mga kaitansis. Ito naman si Carlo talagang nasaktan sa ginawa ni Rigor dahil nga sinipa yung sugat. Kaya yun, yung lola to the rescue na kaagad. Kasi nga, sinabi nung lola ni Tanggol na walang kasalanan si Tanggol. So ayun, ang nangyari is umalis na lang si yung mama at the same time, awang-awa lagi si lung lola ni Tanggol. Kaya yun, dinamayan na naman ng lola ni Tanggol. Kasi nga, talagang masaktan yung lola na kung may nangyari naman lagi kay Tanggol. Kaya alalang-alala yung nanay nito. Kaya yun, niyakap ni Lola si Tanggol para madamayan ito sa problema niya tungkol sa stepfather niya, si Rigor. So maraming salamat mga etans. Please, huwag niyong kalimutan i-subscribe at i-like at i-share at sa Batang Quiapo episode ng video na to.